pangalan niya ay nakilali. Ang inoon ay pangalan niya ay nakilali. Panginoon, ikaw ang may nita ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin na nilalang sa babawin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay nakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ikatatlo na linggo ng kariwang panahon sa panglangtaon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating mga intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at sa isang maayos na paghanda para sa Yubileo 2025 Pilgrims of Hope. Mga kapatid, ang pananalig at pananampalataya ay isa sa pinakabiyaya o kaloob ng Diyos sa atin. Ngunit sa pangalawang aklat ni Samuel ay nilabag ni Haring David ang mamumuhay ayon sa pananalig sa Diyos. Kaya siya'y parusahan ng Panginoong Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano mananalig ng tunay. Hindi ang mga unos ng buhay ang siyang dapat magbigay ng kapahamakan at maligal at hindi rin magbigay ng takot at tayo ay hindi dapat maligalig sa anumang mapagsubok sa buhay. Manalig tayo sa Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos, at dahil dito, dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban. Upang sa ngala ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, tinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay maisa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae, sinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatahin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At yun ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon, ang taong ito'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y tinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias, tandaan mong laging may mamamatay sa patanim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harap mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Tumagot si Nathan, kung gayo'y pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay, gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinumuk siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aki'y likain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aki'y likain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki'y likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki'y likain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa'yo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aki'y likain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah.
laki ng pagmamahal ng Diyos sa sandibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumailo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang nagtatakip silim, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya tiniwan nila mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. So kasama ko po ngayon ang ating deacon na si Reverend Erickson sa Oblates of St. Joseph, OSG. Ang ating pong mga pagbasa ay tungkol sa pananalig o pananampalataya. Kung atin pong tingnan ang pananalig at pananampalataya, mayroon po itong iba't ibang mga dimensyon. Ang unang dimensyon ay ang tinatawag na ang pagsabuhay nito, ang pagtugon o pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ito pong ating napakinggan sa ating unang pagbasa ng aklat ni Samuel, Kapitulo 12, versyo 1 hanggang 7 at versikulo 10 hanggang 17 na kung saan si David, hinirang siya ng Diyos ni si Yahweh mula sa pagkapastol ng tupa at siya dapat ay magpapastol sa buong Israel bilang hari. Ngunit dahil sa isang magandang babae at may asawa pa, si Bathsheba, asawa ni Uriah na isa sa mga commander sa kanyang hukbo, ay kanya pong nabuntis. At dahil dito,
pinapunta si Nathan upang i-anunsyo sa kanya na parusahan siya ng Diyos. Pero hindi siya patayin. Pero pagkatapos ng kanyang tinatawag na pamilya na maghari, pagkatapos ng kanyang anak na si Solomon, na anak ni Bathsheba, magkaroon po ng pagkawatak-watak ang kaharian ng Israel. Ito ay tinatawag natin kuminsan sa ating mga pagsubok sa buhay. Hindi natin alam na ito pala ay bahagi ng pananampalataya o pananalig sa Diyos. Sa salitang Hebreo, ang pananalig o panampalataya ay emuna. Pero ang emuna ay malalim pa. Sapagkat ito ay pananalig, ito ay pagsuko sa Diyos, ito ay pagkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. Malit sabi, ito ang buhay na pananalig o panampalataya. Kaiba sa Griego, dahil ang ating po mga pagbasa sa ating bagong tipan ay sa Griego, koinokona Griego, pistis. Ito ay isang pagpapahayag ng isang mabuting pananalig at pagkaroon ng tunay na pag-ugnayan sa Diyos sa pagpapahayag ng pag-asa sa Kanya at saka pagpapahayag din na alam natin ang Diyos. Kaya mayroon pong dalawang mithiin ang ugnay sa pistis, ang elpis o pag-asa at ang karunungan na sinasawa na tinatawag na soprosene. Pero sa salitang Latin, ang pananalig ay pedes. Pedes na isang pananalig at panampalataya sa Diyos. Na magkaroon tayo ng tunay na pagtitiwala sa Kanya. Lahat tayo ay maugnay sa Kanya at magkaroon tayo ng isang malalim na pag-asa sa Kanya. Kaya po sinasabi ni Santo Tomas de Aquinas, ang pananalig o panampalataya ay gawa ng ating ng ating pag-iisip at ang lahat ay ang pagtalima sa katotohanan sa pamagitan ng ating mapagpasya na kalooban. Pero kapag tingnan po natin ang ating pananalig ay kuminsan kagaya ng nangyari sa mga apostol. Kasama nila ang ating Panginoon matapos na pagod na pagod ang Panginoon at ang kanyang mga apostol sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 4, Verso 35 hanggang 41, sabi ng ating Panginoon, tumawid tayo sa ibayo. Ibig sabihin, magkaroon muna ng pamamhinga. Ang pamamhinga na sinasabi, anapauso. Pamamahinga na kung saan doon sila sa kabila. Nakatulog ang Panginoon, mahimbing ang kanyang tulog, pero sinalpok sila sa malaking alon dahil pasalungat sa hangin at mayroong unos. Ito ay isang masimbolo na pangyayari. Na natakot na ang mga apostol at kailan pong ginising ang Panginoon, Guro, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Anong sabi ng Panginoon na sa kanila? Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Nariyan na siya. Nariyan na ang Panginoong Isus na siya yung guro. Nariyan na ang Panginoong Isus na siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Dapat magkaroon sila ng pananalig. Isang dapat personal na pagkilala na nariyan ang magbigay sa kanila ng lakas, nariyan ang magbigay sila ng pagpapalalim ng kanilang pananalig sa Diyos. Ngunit nadala sila sa mga pagsubok. Kaya maunawaan natin ang sinasabi ni San Juan Pablo II tungkol sa pananalig at sinasabi niya, ang pananalig ay ang isang pagtitiwala sa isang tao para sa isang ugnayang malaliman, sa isang taong banal
gaya ng ating Panginoong Hesus, ang ating Kristo. Kaya, kung tingnan po natin, ang pananalig ay isang personal, pero hindi lang personal, ang pananalig ay isang pangkalahatan din na ugnayan natin sa Panginoon. Kaya, dahil ito ay may dimensyon na personal, may dimensyon din na pangkalahatan o pangkomunal, dapat po nating tingnan na mayroong pag-unlad sa iba't ibang antas. Ayon pa kay James Fowler, ang mga antas ng pag-unlad sa pananalig ay magsimula noong nasa sinapupunan pa tayo na magkaroon ng pag-unang pananalig ng isang batang iniluwal ng tinatawag na intuitive projective na pananalig o pananampalataya na kung saan ay ang kanyang intuisyon, ang kanyang kalikasan na manalig sa kanyang nanay at kanyang tatay ay pananalig din sa Diyos na nariyan sa kanya. Hanggang siya ay mamulat na sa tinatawag na mythic literal na kanya pong narinig ang mga kwento tungkol sa pananampalataya at kanya pong isabuhay. At kung siya ay lumaki na, may nag-iisip na, mayroong tinatawag na synthetic, conventional na pananampalataya at pananalig na kanya na pong pinag-iisa, pinagpalalim pa ang kanyang karunungan tungkol sa pananalig at pananampalataya hanggang siya na mismo. Dahil sa kanyang karunungan, nung siya'y malaki na, marunong magpasya, magkaroon ng individuative, reflective faith na kung saan ang kanyang pananalig sa Diyos ay kaiba na, personal na niya. Kilala na niya ang Diyos na isang personal na kaibigan. At dahil doon, magkaroon siyang malalim na refleksyon sa buhay. Hanggang siya ay magpahayag na ng kanyang pananampalataya sa tinatawag na conjunctive faith na kung saan kanya na pong mabuksan ang kanyang pananalig sa isang malalim at malawakan na paraan na handa siyang mag-alay ng kanyang buhay. Hanggang magkaroon siya ng tinatawag na universalizing faith na ang lahat ay nabuhos na ang kanyang pagsuko sa Diyos at ang kanyang pananalig ay buhay na buhay na. Kaya kinalangin po natin itong tingnan sapagkat sapat antas ng pananalig at pananampalataya, ito ay mula pa rin sa Diyos. Ang nagbigay ng biyaya ng ating pananampalataya ay hindi po tayo, galing po sa Diyos, lalo ng Espiritu Santo na tumutulong sa atin upang ating matawag ang ating Panginoong Diyos na ating Ama. Ito ang pananalig na biyaya ng Diyos. Hindi kaya ng tao na basta't manalig na lang. Kaya kailangan tayong lumago sa pananalig sa Diyos. Una natin gawin ay ating pong hingin sa Diyos kung paano ang ating pananalig ay lalo pang yayabong, lalo pa itong masigasig, lalo pa itong maging buhay. At mag-focus tayo sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, atin ring palalimin sa pamamagitan ng pagbabasa, una sa Biblia, at ngayong linggo ay tinatawag na Bible Week. Basahin natin ang banal na kasulatan upang ito'y makatulong sa atin. At hindi lang yon, pati ang mga nakasulat sa mula sa ating simbahan o tinatawag nating magisterium, nagtuturo na simbahan, ano ang makatulong sa pagpalalim ng ating pananampalataya. At pangatlo, pakinggan natin ang tinig ng Diyos sa loob ng ating sarili, sa ating puso at konsyensya. Ang Panginoong Diyos ay nagsasalita sa atin, sa ating kalooban. Doon tayo makinig upang lalo pang lumalalim ang ating pananampalataya. At pang-apat, atin ring alalahanin sa mga pagkakataon na tinutulungan tayo ng Diyos na dahil sa udyok ng Espiritu Santo, tayo ay naugnay sa Diyos sa panahon ng mapagsubok sa buhay. Matindi man ang pinagdaanan ng ating buhay, napakalaki man ang suliranin ay kaya nating dalhin o ang cross ng ating buhay, kaya nating pasanin at tanggapin.
sapagkat tinutulungan tayo ang Diyos, atin pong alalahanin ang mga sandali na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Ang Diyos ay buhay na buhay sa ating puso, sa ating pag-iisip, sapagkat lagi siyang nariyan lang. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos sapagkat dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ang panglima po nating gawin upang unlad pa ang ating pananalig at panampalataya, iwaksi natin ang lahat ng mga hadlang gaya ng masama na ugali, ang mga kasalanan, ang mga iba't ibang mga negatibo na mga pagtingin at mga emosyon. Kailangan nating buo tayo sa ating pag-ibig sa Diyos. Buo ang ating pagmamahal sa ating kapwa ay ng pagmamahal sa sarili. Buo ang ating pagsuko o pagsurrender sa ating sarili at pagtalima sa kalooban ng Diyos. At atin pong itanim sa ating mga puso at isipan, iguhit sa ating mga puso ang tunay na pagkilos ng Diyos sa atin na siya, na Diyos na tumawag sa atin upang ang ating pananalig at panampalatay sa Kanya ay magbunga sa pamamagitan ng mabuting gawa. Tayo ay kumikilos dahil sa ating pananalig. Tayo ay buhay na buhay dahil naugnay tayo ng malaliman sa Diyos. Kung minsan nagkukulang tayo ng pananalig, kaya kung tingnan natin sa bulsa, ay kung minsan nariyan pa ang cellphone. May rosaryo ba kayo sa bulsa nyo? Mayroon ba kayong imahin? Yan sa inyong sarili, sa Diyos. Kung minsan wala, nauna pa ang mga gadgets. Kung minsan malaking pang panahon ang ating ginugugol sa mga app sa cellphone at sa mga kung ano mga instrumento ng internet sa panibagong panahon. Kakaunti na lang ang para sa Diyos. Panahon na manalig tayo sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, manalig ka sa Diyos. Manalig tayong lahat sa Diyos. Sapagkat siya at siya lang ang makapaghatid sa atin ng kaligtasan at buhay na ganap at ikasya siya. Kung tayo ay may pananalig sa Diyos, marunong tayong umibig sa Diyos at kumilala sa Kanya na Diyos. Ang mga apostol, sino kaya ito? Hindi pa nila nakikilala si Kristo. Naway, lumalalim ang ating pananalig upang tayo'y makakilala ng Diyos na hindi tayo pabayaan kailanman ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Kopkupin niya tayo sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mula sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan. Atin pong itutugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon na pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan.
Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, gawin naman kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay. At magdulot naman ito ng kapayapaan. Ling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Itong hala at napay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bala, tanggapin iyong basbasan sa amin maging tunay na katawa tungo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ko, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay yung dulot, kami sumasamo sa iyo't lumulhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanginoon ay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahihag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng manghel sisiawit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tahanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang naganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin pa atin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan manabirhin Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisaan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus, sumpahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Naling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kamaypaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at isulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoon Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at kakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sandali ng iyong buhay. Kinagabayan kita. Alam ko ako ang may dahilan. Di ba't tinitingin kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa. Ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kabighatian. Kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa. Bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayo pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, sa pababayaan, pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba pananalig kung sabihin ika'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Announcements. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na 2:00 PM,
para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyaan, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ang lahat po na may lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari ninyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog din po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalumong sa aming pakikinabang sa iyong ganang loob na bumubuhay. Lagi naman naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pamasahan ng Banal ni Jesus Nazareno, ang mga naugnay, iba't ibang social media platform, across posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin at dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong, pagpalaing kayo ng Panginoon Diyos. Salamat kay Reverend Eric OSG na tumutulong sa atin, lahat ng mga naglilingkod ngayon na tumutulong sa inyo. Palakpakan po natin silang lahat. Naway ang Diyos, naway ang Poong Jesus Nazareno ay magpapala sa inyo lagi. Ang pananalig, ang panampalataya sa atin ay isa sa mga biyaya ng Diyos sa atin. Kailangan na ating ipahayag ito. Kailangan na magsasaksi tayo sa pamamagitan ng mabuting gawa, pag-ibig sa Diyos higit sa lahat, at pagmamahal sa kapwa ng pagmamahal sa sarili. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalami imahin, dasal at mga bagay-bagay. Sa pangitan ng impresyon ito na may malalang pangakon sa binyag na ikaw ang naibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.